So yan, magandang hapon po mga kapatak. At yan, ngayong araw ay nakasama natin ng kambal ni Squatter Girl. Ayan, nandito kami sa Santo Niño. Ayan, kakamustahin natin siya kung ano yung buhay niya ngayon. Ayan, at yung kamustahin natin yung buhay niya bilang may asawa dati at bilang wala. Ayan, mga kapatak. Alright. So ayan po ang kambal ni Squatter. Ayan, at pakilala po natin siya ng mga pangalan mo at hindi ko pa kilala po kapatak nung kambal ni Squatter. Ano po, Angela. Ayan, si Miss Angela. Si Angelica de la Cruz. Ayan mga kapatak. Kamusta natin yung buhay niya nung bilang may asawa siya. Ano sa feeling nung yung bilang may asawa ka? Sarap po, di po nahihirapan sa pambili ng mga diaper, gano'n. Okay lang, baba mo lang. Hindi po ako nahihirapan pag may asawa po kasi nandiyan po siya minsan po, tinuturuan niya ako mag-alaga ng anak. Tapos pag umuwi po siya may dalamper, bumibili po kami ng mga diaper. Tapos ngayon po mahirap eh. Kasi wala na pong sumusuporta sa anak ko. Yun. Pambili-bili po ng mga pangingilangan niya, gano'n. Bukod sa suporta? Ano po, syempre po kasi mahirap po kasi lalaki po siyang walang ama. Sobrang hirap po nun. Hindi ko po alam paano ko po sasabihin sa kanya, paano ko po mapapaliwanag sa kanya na wala yung tatay niya, yung baby. Parang siya ang hirap po kasi explain. Bali, ilang buwan yung anak niya nung nawala yung asawa mo? Ano po, 5 months po. Dahil mga batak at 5 months pa lang daw, so masakit talaga sa sa bilang pamilya. Yan. Eh ngayon po eh, mag-iisang taon na po siya. Ito pong August. So ibig sabihin, mga 7 months na nakalipas. Opo. Namatay ang... natatandaan ko nung namatay yun, nandun kami kala... Gumagawa kala, Kay Buntis Girl. Yan mga batak. Naalala ko yun. Nung namatay ang asawa niya is gumagawa kami kay Buntis Girl. Yung bahay ni Buntis Girl doon, malapit sa kanila. Yun, alright. Ano bang sorry mga kabataka at kung okay lang sa kanya kung matanong natin kung kinamatay ng asawa niya yung ayan. Okay lang ba? Opo. All right. Ano kinamatay ng asawa mo? Ano po yan eh. Sabi daw po nila kasi kinaan po labi po na pinarang daw. Sabi ko na, kinainggitan daw po siya. Sabi ng albularyo. So, sabi naman ng doktor? Wala po. Walang makita sakit? Wala po. Dinala na po namin siya sa ospital. Wala po. Dinalabas rin po kami agad. Pumunta po kami doon ng umaga. Pinalabas rin po kami agad ng hapon. Kasi wala po nakitang sakit sa kanya. Saan naman tayo? Sa bahay? Sa bahay na po pala na namatay ang kanyang asawa. Ayan. Dahil sa sa walang nakitang sakit yung doktor, pinauwi pala yung kanyang asawa. Ayan mga kapatak. Alright. At siyempre mga kapatak, nakakalungkot bilang partner na may iwan ka tapos may maliit pa na sanggol. Ayan, masakit kasi isipin mo kung paano mo itataguyod na mag-isa ang iyong anak. Ayan mga kabatak. So sana bigyan pa tayo ng kalakasan ng Panginoon. Ayan. Para yung pagsubok ay malagpasan. Ayan, di ba mga kabatak? Bigyan pa siya ng kalakasan. Ayan. Alright, na hindi paghinaan at laban lang. Ayan. Yan ang kailangan natin mga kabatak. So, kumustahin natin naman yung buhay niya bilang wala ng asawa at paano niya natataguyod yung anak niya. Yan. Ano ba tanong niya? Kumusta naman yung bilang single mother. Yan. Mahirap po. Meron pong maging single mother kasi
Siyempre, ilang taon pa lang po, hindi pa po mahal ng trabaho. Inaasahan ko lang po mga kapatid ko, tapos yung mga tita niya po sa Santa Maria, doon lang po. Doon po kami humihingi ng tulong sa mga angkad po ng asawa. Panggata sa kapandaya ka ng anak. Apo. Alright. So, total, ilang taon ka na pala? Mag-18 po. 17 pa lang po. So, 17 years old. So, bata pa mga kabatak. Yan. Siyempre, bata pa. Malaki pa ang posibilidad na makakuha pa siya ng magiging kagapay sa buhay kung sakasakali. Tanungin natin siya kung so from now o mga lumipas na taon ay may balak pa mag-asawa. Yan mga kabatak. Sa ngayon po, wala muna po talaga. Ang gusto ko lang po, palakihin lang muna po yung anak. Ayoko po muna po mag-asa kasi po parang pag nag-asawa po kasi ako ulit parang mawawala rin po siya ulit. Ganun, alright. Parang na-trauma po. So ayun, yun mga kapatak, siyempre karamihan talaga sa ganyan. Lalo't mahal na mahal mo yung asawa mo. Siguro, darating naman siguro ang panahon na pag naka-move on siya, yan, sa total bata pa naman siya, magkakaroon siya ng asawa talaga. May potential naman magkaroon ng asawa uli niya, mga bata. Ayan. At kumustay naman natin yung buhay nila ngayon. Ano po, medyo mahirap po yung buhay namin kasi po wala pong trabaho yung tatay ko, tapos ang kuya ko lang po may trabaho ngayon. So parang nagigipit po talaga kami. Ano, pakahirap lang po kasi po sa totoo siguro malaki lang po yung anak ko eh. Maghahanap po talaga ako ng trabaho kahit ano. Matulungan ko lang po yung magulang ko. Bukod sa magulang, siyempre yung sa anak ko. Yung anak mo na maliit pa, kailangan magatas. Yan mga kapatak. Ayan, at sana ano natin sa kapatid ni Squatter, huwag panghinaan ng loob, laban lang sa buhay. Ayan, para maitaguyin niyo yung kanyang anak na mapalaki ng maayos, hindi mapariwara. Ayan mga kapatak. And alright. Ayan, at siyempre nandiyan naman si Inday, asawa ng kanyang kapatid na laging nakaagapay. Yan. Si Inday na lagi nagmamahal sa kanila ng tunay. Ay, kanaon. Ayan si Inday. Yan. Inday pa rin hanggang ngayon. Inday pa rin. Alright. Salamat nga pala sa kahit maiksing na-interview kita. Naibahagi mo sa mga viewers natin na yung kalagayan ng buhay mo ngayon. So mga kapatak, tanungin pa natin ang kapatid ni Squatter kung ano yung naramdaman niya, naranasan niya bilang nag-asawa ng maaga. Ayan mga kapatak. Ayan, at tanungin natin siya kung ano yung nasa loob niya. At may papayo sa ibang kabataan. Huwag muna mag-asawa ng maaga. Ayan mga kapatak. Ayan, at tanungin natin ang kakambal ni Squatter. Ayan. Ayan para. Diyan po, kayo po diyan. Huwag po kayong gumaya po sa akin kasi mag-asawa po ako ng maaga. Marami pa po akong gustong pangarap para sa pamilya ko. Kaso, wala po, nabuntis po ng maaga. Kaya po kayo diyan. Pag-aral muna po kayo ng mabuti. Huwag muna po kayong mag-aasawa. Pag-isipan niyo muna po kung mag-aasawa kayo. Dahil po nasa huli po ang pagsisisi. Kagaya ko po, nagsisisi po ako na nag-asawa ko ng maga. Pero hindi po ako nagsisisi na nagkaanak ako. Ganun po. So, right. So, ayun mga kabatak. Para sa mga kabataan natin ngayon na nagiging mapusok. Yan. Bago tayo pumasok sa ganyang relasyon, sana pag-isipan po muna natin kung
dapat pag-isipan natin yung magiging kinabukasan, mga kabataan. Ayan. Sa mga kabataan. Hindi ka naman ang muyak dyan. Alright. Na priority ang kinabukasan. Ayan. Huwag pa dalos-dalos. Huwag muna mag-asawa ng maaga, mga kabataan. Okay. So ayan, mga kabataan. Katapapasalaman natin. Napaunlakan tayo ni kabatid ni MX4 Girl, Kakambal. Ayan. At napaunlakan yung interview natin kahit may iksi lang o tanong sa kanyang kalagayan sa buhay. Ayan, mga kabataan. Alright. At sana, mga kabataan, patuloy niyong subaybayan ang aking YouTube channel. Ayan. Suportahan para makausad po tayo lalo sa ating channel at revenue at may pagpatuloy natin nasimula natin, mga kabataan, at magawa din natin yung gusto natin, yan, mga kabataan. Alright, at hanggang dito na po ang vlog na to. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers, driver natin, silent viewers, at lahat ng OFW na makababayan natin dyan sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyo lahat, at lagi tayo mag-iingat, at lagi po tayo magdadasal sa Panginoon para sa ating kaligtasan, mga bata. Alright, let's go!